Tayo po'y manalangin, taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na balayad sa pagkagalit, sa ganas sa kabuagan sa pangunang panalangin po na aming ginagalama, Pastor, End Time Prophet, Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigi sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa isaltong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabaga mo kami patawari, lubos labis kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw pong magligay, makataga dapat kasi ikaw aking naasahan mo sa pangunawat kaisipan ng bawat napikinig, matuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpunit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Armistant Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon po sa inyo lahat sa ating mga pinagpalang mga baguhan, sa ating mga viewers, sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Minister Luke, beloved Ted, ating beloved Kuya James na po sa tako ng USA, sa kanilang mamahal sa buhay. Purihin ang ating pinakamalapi sa Kristo. Ating tatalakayin, mga minamahal, pabagatan po natin, be faithful until the harvest. Be faithful until the harvest. Sa Tagalog, maging tapat hanggang sa pag-ani o pag-aani. Maging tapat hanggang sa pag-ani o pag-aani. Be faithful until the harvest. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating beloved Bible readers. The book of Galatians, chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Dito po sa Galatia, kapitulo 6, versikulo 9. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating malapay noon. Ang ating Diyos sa buhay sa langit, ang ating pinakamalapay sa Kristo, ang magpala ng kanyang banal salita. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, huwag daw tayong mapapagod. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo. Ang sabi, mga minamahal, ang umaani lamang ay yung hindi napapagod o yung hindi naghihimagod. Dahil sa mundong ito, mga minamahal, alisin muna natin ang ating spiritual life. Hindi ka naman pwedeng mabuhay na hindi ka napapagod. Maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, mga minamahal, anuman ang iyong gagawin, merong tinatawag na kapaguran. Kaya lang, mga minamahal, wala itong tagumpay na tinatawag, sapagkat mapapagod ka lamang at makikita mo ang sarili mo at the end of your life, mga minamahal, sa huling sandali ng iyong buhay, pagod na pagod ka. Wala kang bunga sa iyong pinaghirapan. Subalit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesukristo, kapag ikaw ay naging tapat hanggang sa panahon ng pag-ani. Dalawa ang panahon ng pag-ani, mga minamahal. Habang nandito ka at naglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Hesukristo, ang tinutukoy ko ay yung tunay na Diyos sa langit, mga minamahal. Dahil sa lupa ay meron din Diyos na Hesukristo rin ang kanilang tawag. Yon ang Diyos na likha ng kamay ng tao. Na ito, mga minamahal, ay ginawa ng isang sculptor at ganun din ng isang mahusay na painter, at yun ang kanilang Diyos, mga minamahal. Kaya palagi nating sinasabi, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat nating paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Hesukristo. Then let's go back to kinds of harvest. Yung first harvest, mga minamahal, yan yung tinatawag na bunga ng iyong paggawa habang ikaw ay narito. Kapag Kristiyano ka na, tinawag ka ng ating pinakamamahal na Hesukristo, meron kang tinatawag na paggawa. Gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, nagiging tapat ka
sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi ng banal na kasulatan, ang bawat hipuy ng iyong kamay, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At yung ating, yan ang ating napapakinggan. At tayo rin mismo ang nagsasabi, mga minamahal, kagaya ng isa nating mahal na kapatid kanina, wala siyang pinag-aralan, mga minamahal. Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, ako lagi kong sinasabi, hindi na mahalaga kung may pinag-aralan ko, ang wala kang pinag-aralan. Ang mahalaga, natagpuan mo at nakilala mo ang Diyos na dapat mong paglingkuran. Dahil maraming taong matalino, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang buwan nga narating ng isang matalinong tao. Ang Mars narating ng isang matalinong tao. During my high school time, mga minamahal, second year high school, ang pinag-uusapan na ang Jupiter gagawing second Earth. Kukuha sila ng Argent sa dagat at dadali sa planet Earth, mga minamahal, sa planet Jupiter para maging second Earth. Pinag-aaralan nila yon hanggang sa napunta sila sa Mars, mga minamahal. Yan ay matatalinong tao, pati yung outer space at ibang planeta ay kaya nilang marating sa karunungan nila. Pero meron silang isang lugar na hindi nila kayang marating. Pero naaabot ito, mga minamahal, pag gumamit sila ng kanilang mga gamit, naaabot ito ng kanilang pananaw. Ang hindi nila alam paano sila makakarating, saan yan? Sa tunay na langit na tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, hindi pag-uusapan. Meron ka bang natapos? Wala ka bang kaalaman? Sinasabi na lang natin yan, mga minamahal, na tayo'y walang alam. Pero hindi sinasabing in-degrade natin yung ating sarili, mga minamahal. Niluwalhati natin ang Diyos nang makilala natin ang mahal na Panginoon. Tunay naman na wala tayong alam. Nagkaroon lang tayo ng karunungan at alam na natin ngayon na pumunta sa langit dahil alam natin ang ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Siya ang daan patungo sa langit. Siya ang buhay. May buhay kang walang hanggan. Siya ang katotohanan ng ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabing first harvest, mga minamahal, habang gumagawa ka sa mahal na Panginoon, para kang nagtatanim. Ang isang taong nagtatanim, mga minamahal, pawis na pawis ka, pagod na pagod ka, pero wala ka pang nakikitang bunga. Binubungkal mo ang lupa, mga minamahal, araw-araw mo yung binabalikan. Pinipino mong maigi, sinisigurado mo na kapag inilagay mo ang binhing inilagay mo, ay tutubo at magbubunga, pero you have to wait, mga minamahan. Kinakailangan mong maghintay. Hindi pag ikaw ay nagtanim na, aani ka na. Minsan nagtatanim ka na, wala ka pang inaani pag mali ang iyong proseso. Kaya meron tayong inaani, and that is our first fruit, mga minamahal, and that is according to our work, yung ating pagiging tapat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kung naging tapat tayo sa paggawa, sabi ng banal na kasulatan, saan ka man pumaroon, ang bawat hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. First harvest, mga minamahal. And second harvest, kapag tayo naging tapat, mga minamahal, yan ay yung buhay na walang hanggan. Hindi ka na mabibigla na ikaw ba'y tagalangit o hindi tagalangit. There's no confusion kung magtanong ka sa iyong sarili, nakaharap ka sa salamin, sinasabi mo, ako ba'y tagalangit o hindi tagalangit. Ikaw na ang pwedeng sumagot sa sarili mo. Kung naging nakita mo, ikaw ay naging tapat. Ang bawat hilipo ng iyong kamay ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa huling hininga lang yung buhay, ikaw'y gumagawa para sa ating mahal na Panginoon. Huwag mo na itanong sa iba, ikaw ang sumagot na ikaw ay merong haharbesen, merong kang aanihin ang pinangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, we must be faithful until the harvest. Hanggang sa pag-ani, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwedeng maging tapat sa isang taon lamang, sa limang taon lamang, sa sampung taon lamang, mga minamahal. Kapag tayo ay napagod na, ay tayo naman ay hihinto na. Kaya hindi rin tayo pwedeng maging Kristiyano kasi may karamdaman ako. Gusto ko maging Kristiyano. Saan? Sa Jesus Miracle Crusade. Gusto kong maging Kristiyano. Bakit? Meron kasi akong karamdaman. Ang alam ko, pag sa Jesus Miracle Crusade ka pumunta, gagaling ang karamdaman mo. Totoo naman, mga minamahal. Pero hindi nga natin pinag-uusapan ang kagalingan ng karamdaman. Ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, pagkatapos mong gumaling, ikaw ba ay naging tapat hanggang sa araw ng pag-aani? Dahil kung pag-uusapan ay kagalingan, marami ang atlet, malusog sila.
Kung pag-uusapan ay kayamanan, maraming mayaman, lahat ng bagay ay kaya nilang bilhin at nasa kanila. Pero meron silang isang bagay na wala na hindi nila makakamtan kahit ubusin nila ang kanilang kalusugan at kayamanan. Yan ang sila'y maging tagapagmana ng buhay na wala hanggan. At yan ang meron naman tayo, mga minamahal. Yan ang meron tayo. Kaya nating siguraduhin, kaya nating ipagsigawan na tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi mo isisigaw sa iyong labi na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, wala kang aanihin, mga minamahal. Subalit isigaw mo yan kung ikaw ay naging tapat hanggang sa araw ng tinatawag na pag-ani. Bakit ito kailangan, mga minamahal? Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, ayaw at gusto natin, the last day will come. Darating at darating ang huling araw, mga minamahal. Ang tanong natin ay kailan? Basahin muna natin ang ating versikulo. Kindly po, ang ating two verses read at the same time. From the book of 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith and giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. From the book of 2 Peter chapter 3, verse 3. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Dito po sa aklat ng 1 Timoteo kapitulo 4, ang talata ay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Dito sa aklat ng ikalawang Pedro kapitulo 3, ang talata ay 3, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Amen. Pakituloy, beloved brother Doming, sa verse 4, kindly. Hanggang 4, dito sa 4, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabing kinakailangan nating maging tapat hanggang sa araw ng pag-ani. Bakit, mga minamahal? Dahil darating ang tinatawag na huling araw. Itong sinasabing last day, mga minamahal. Ano ba ang sinasabing huling araw? Ang sabi, hayag. Ang sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya kung ikaw ay tumalikod na sa pananampalataya, dumating sa iyo ang huling araw. Yan ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal. Hindi na kinakailangang bumuka pa ang lupa. Sasabihin mo, ito na ang sinasabing earthquake, mga minamahal. Nabubuka ang lupa, ang buong paligid ay magdidilim. Sa buhay mo, dumating ang huling araw dahil tumalikod ka sa pananampalataya. Naganap sa iyo ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kaya ang sabi, mga minamahal, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, sila'y makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Yun ang magiging kalagayan, mga minamahal, ng tao. Kaya itong nakakatakot na bagay. Kaya nga nagdinig natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, kung pagsubok ang pag-uusapan, at nakasulat naman sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, totoo namang hindi makapaghihiwalay sa atin yan sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dahil kung wala kang makain, wala ka lang makain. Kung wala kang tahanan, wala ka lang tahanan. Pero yung mga nagpatotoo, walang makain, walang tahanan, hindi nila alam kung ano ang meron sa araw ng bukas, pinaili sa kanilang tahanan, hindi alam kung saan titira. Pero bago pa man sila maging tunay na hubad at walang-wala, dumarating na ang provision ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hanggang sa magugulat na lamang, mga minamahal, nakapag-aral na pala ng sabay-sabay sa college yung kanyang mga anak. Eh, hindi ang kahirapan, hindi ang problema, mga minamahal, hindi ang kawalan, mga minamahal, ang nakakatakot na bagay. Ang nakakatakot na bagay,
mga minamahal, sabi ng ating nabasa sa huling araw na ito, napabilang ka sa tumalikod sa pananampalataya at ikaw ay nahikayat sa mga aral ng demonyo. Ano bang aral ng demonyo, mga minamahal? Kaya nilagyan natin ng supporting verse. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 3, ang sabi, sa huling araw ay dapat mong malaman, magsisipara ito ang mga manunuya na may pagtuya, nagsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. Ano yung masamang pita nila? Hindi lamang sa kahalayan, mga minamahan. Ang sabi rito, magsasabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Tutuyain ka. Ang tagal nang nangaral. Sabi, babalik na ang mahal na Panginoon. Eh hanggang ngayon, yun lang ating napapakinggan. Babalik na ang mahal na Panginoon, huling araw na. Hanggang ngayon, wala pa. Eh, maraming ang nagsasabi niyan, mga minamahal. Kaya nga, merong nangangaral, mga minamahal, walang langit at walang lupa. Kapag mayaman ka sa lupa, mga minamahal, nasa langit ka na. Kaya nga, merong nangangaral na ganyan, mga minamahal. At meron namang nangangaral, mga minamahal, dahil nasa langit ka na, pag dumating naman ang huling araw, iba naman ang meaning ng last day sa kanila. Ang sabi, sila lang ang maiiwan. Sila lang ang maiiwan. Bakit? Dahil ang mamanahin daw nila, yung kasaganan, daigdig na ito, kaya pinaghahati-hatian na nila yung building sa Makati. Eh, building lang palang paghahati-hatian nyo. Eh, di sa inyo na yan. Eh, tayo, meron tayong mamanahin. Hindi natin paghahati-hatian. Bakit? Ikaw ang may-ari niyan. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay at sa langit, meron kang mansyon. Walang ulan, walang putik, walang baha, walang traffic. Sabi ng banal na kasulatan, may mansyon ka na, lalakad ka pa sa gintong daanan. Eh, bakit mo naman nanaisin pa mga building sa Makati? Hindi ba? Bakit mo naman nanaisin pa magandang lugar? Sa kanila na lahat yan. Kaya nga, sa banal na kasulatan, sabi nga ng isang Kristiyano, hindi na ba ding palaboy-laboy sa langit? Palaboy-laboy ka sa lupa, naglingkod ka sa Diyos, kung magpalaboy-laboy ka sa langit, nasa langit ka. Eh, kung dito ka magpalaboy-laboy, sa Bisaya pa, magpasuroy-suroy ka man diri. Di ba? Wala ka naman bahay diha sa langit. O, hindi ka naman magmamana ng buhay na wala hanggan. O, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Huwag kang mapagod. Maging tapat ka hanggang sa huling pag-ani. Palaboy-laboy ka sa lupa. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Sa langit, may mansyon ka pa. Libre. Mamanahin mo mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 4, magsisipasok saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito sapagkat buhat ng araw na natulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula hanggang paglalang. Yung mga magulang natin, kinuha na ng mahal na Panginoon, hindi ba? Yung mga lolo't lola natin, kinuha na ng mahal na Panginoon. Hindi pa tayo isinisilang, naririnig na natin ang pagbabalik ng Diyos. Ngayon, this is our generation, in this present time, naririnig pa rin natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero anong sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, nang siya'y inuusog, sabi ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ang sabi nung umusig sa kanya, sasabihin mo ang Diyos ay nagpapala, tignan mo yung kalagayan, ang barong mo'y manipis, ang sapatos mo'y nakangiti, ang pantalon mo ay halos butas na ang tuhod. Anong sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, kahit hindi ako pagpalain ng Diyos na aking pinaglilingkuran, sigurado ko naman, pagpikit ng aking mata, meron naman akong mamanahin na buhay na walang hanggan. Yan ang pinaka-importante sa sinasabing harvest, mga minamahal. Manahin mo, harvestin mo ang pag-aani na ikaw ay napabilang sa magmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakahalaga. Kaya nga sa lupa, lahat mararanasan mo, mga minamahal. Mararanasan mo ang lahat sa lupa. Hindi ka exempted dyan, mga minamahal. Kahit mainit kang maglingkod sa mahal na Panginoon, kasi ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mainit maglingkod sa Diyos. Kung magiging exempted ka sa pagsubok, sana 15 years na paghihirap, hindi na naranasan pa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero kinakailangan nilang maranasan, mga minamahal. Bakit? Para pagdating ng panahon, tapos na ang tinatawag na trials, nasa kasaganahan na, may isang kapatirang lalapit at magpapakounsel sa kanyang kasalukuyang kalagay na siya'y nasa pagsubok, na ika-counsel ng maayos ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Nasasabi nila ang nararanasan ng isang tao na sa pagsubok at ano ang dapat gawin. Ganun din tayo sa ating buhay, mga minamahal. Lalo na sa ating mga bugawhan, pag nagsimula kang maglingkod sa Diyos,
akala mo magaling na karamdaman, masaya ka na. Uusigin ka rin. Ang unang uusig mo sa'yo, love was mo. Ah, sa akin, ang unang umusig sa akin, yung nanay ko. Anong ginawa ng nanay ko? Sinampal ako. Pinalayas ako sa bahay namin, mga minamahal. Inubusan ako ng pagkain. Lahat yan, naranasan ko. Naranasan ko rin, walang pamasahe, mga minamahal. Pero yung galit kong nanay, siya rin naman ang bumibili ng pantalong ko, siya ang bumibili ng long sleeve ko, siya pa rin ang bumibili ng sapatos ko. Sino yon? Yung galit kong nanay. Sino siya? Yung umuusig sa akin. Pagkatapos ng tatlong taon, mga minamahal, pumunta mag-isa sa Amoranto, nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Eh di natapos ang pag-uusig, mga minamahal. Di ba? Minsan, mainit pa nga yung nalay ko, pag nagpuri, mula alas 7 ng umaga, hanggang launa ng tanghali. Ganun magpuri yun, mga minamahal. Pagdating ng alas 5, lalabas muna siya. Mga minamahal, pagdating ng alas 6, hanggang alas 8 ng gabi, nagpupuri yun. Ganun kahaba magpuri, mga minamahal. Hanggang ngayon, buhay pa naman sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya dapat, alam natin paano natin mapapanatili, mga minamahal, ang ating pagiging tapat hanggang sa ating pag-ani. Ano ba ng ating inaani ngayon, mga minamahal? Yan ay temporary lamang, mga minamahal. At sinasabi ng Banal na Kasulatan, titingin tayo hindi sa bagay na nakikita. Ikaw na baguhan, gagaling ka na mamaya. Ngayon, nararamdaman mong magaling ka na. Nararamdaman mo na yan. Yung crusade natin, kahabagan ng mahal na Panginoon sa dako ng Rosales, mga ikalawang araw kahapon, lahat ng pinagaling, mga minamahal, nagsalita na sila at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Sabi ng isang paralyzed, sa haba niyang panahon na siya'y paralyzed, mga minamahal, hindi niya nagawa na siya'y lumakad na walang tungkod. Pero kahapon, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo, sa panalangin ng ating beloved of all bodies, Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, umakyat na sa stage, hindi na siya may hawak ng kanyang baston. Iba na ang may hawak. Ang sabi niya, itong araw na ito, ngayon lang ako naglakad na hindi humahawak ng baston. Pero walang kwentang pagpapala yan, mga minamahal. Pansamantala lang yan, pansamantala, mga minamahal. Sa Banal na Kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, tumitingin kami sa bagay na hindi nakikita sapagkat yan ang bagay na magpakailanman ay hindi mawawala. Yan nga ang buhay na wala hanggang. Yan ang dapat nating maharvest, mga minamahal. Gayunpaman, ha-harvest at ha-harvest pa rin tayo. Kaya nga meron tayong patotoo, mga minamahal. Sasabihin kong hinarvest ko na ang kagalingan ng aking karamdaman for almost 33 years by faith hanggang rapture. Hindi bumalik ang aking ketong. Anong tawag dyan? Good harvest, mga minamahal. Hindi ba? Hanggang ngayon, buhay tayo, may lakas tayo, nagagamit tayo sa ubasan ng mahal na Panginoon, sa kabagan ng ating malapayon. That is good harvest. Gayun din naman kayo, mga minamahal. Kaya paulit-ulit tayong narito, mga minamahal, because what we have is the good harvest. Pero hindi pa yan ang tama. Merong tinatawag na final harvest and that is eternal life. Kaya dapat alam natin paano natin ito mapapanitili. Ano ang sagot? Kindly po. The book of the prophet Ezra, chapter 10, verse 4. Arise, for this matter belongeth unto thee. We also will be with thee. Be of good courage and do it. God bless you po. Ezra Kapitulo 10, versikulo 4. Bumangka sapagkat ang bagay na ukol sa iyo at kami isuma sa iyo, magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang bagay, mga minamahal, na mabuti sa atin para mapanatili natin ating pagiging tapat hanggang sa araw ng pag-ani. Sabi ng ating nabasa, bumangon ka. Kasi minsan, mga minamahal, talagang tao'y nabubuwal. Lahat magsabi ng amen. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ako'y Kristiyano, hindi nabubuwal. Nabubuwal tayo, mga minamahal. Kasi araw-araw nasakit pagbaka tayo. Araw-araw, mga minamahal, meron tayong struggle. Pero masaya ang ating buhay, mga minamahal, bagamat merong struggle, mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid na galing sa Canada, hindi basta. Hindi basta-basta. Totoo naman, mga minamahal. Ang pumunta sa ibang bansa, hindi yan basta-basta. Ang iwanan mo lang ang pamilya mo, hindi yan basta-basta. Nasa ibang bansa ka na, hindi yan basta-basta. Salamat sa mahal na Panginoon. Meron tayo ngayong gawain kahit saan bansa ka pumunta. Pero kung mangangarap kang pumunta sa bansa, sa ibang bansa, na hindi mo tinatarget ang bansang meron tayong gawain,
Ang gusto mo lamang ay kumita, wala kang kikitain. Marami nang gumawa niyan, mga minamahan. Marami nang gumawa. Doon lang sa dako ng Marilao, mga minamahan. Kuya, papray. Bakit? Kasi punta ako sa ibang bansa. Hindi ko na sabihin yung lugar kung saan bansa. Sinabi ko na sa kanya, and this is your obligation, you have to give first your tithes and love offering. Sinabi ko na lahat, mga minamahal. Yung huling-huli, kuya, alis na kami. Papayuhan ko pa sana. Hindi, kuya, meron na kaming, ano, meron na kaming ticket. Eh, hindi na ako kumibo. Meron na daw silang ticket eh. Meron pa sana akong sasabihin. Kasi yung struggle sa immigration, mga minamahal, naku, napakahirap yan. Hindi basta-basta yan. Isang maling tanong sa'yo, upload ka na. Naranasan yan ng ating mga kasama, mga minamahal. Eh, meron daw silang ticket. Kuya, pag-pray mo na lang kami, meron na kaming ticket. Eh, di pag-pray, pinag-pray. Pagdating ng isang araw, mga minamahal, nando na. Bakit? Ano nangyari? Magkapatid pa naman, na-upload. O, hindi ba? Kayong advice, mahalaga yun, mga minamahal eh. Akala nila, pag may ticket na siya, napapunta sa ibang bansa, may ticket ka na, nakabili ka ng ticket na aeroplano, pwede ka na. Eh, lahat naman ng agency, bibintahan ka ng ticket. Ano naman pakialam nila sa'yo kung makaalis ka o hindi, basta bilin mo yung ticket nila. O, hindi ba? Akala kailangan ng advice, mga minamahal. Marami pa sana akong sasabihin eh. Eh, sabi, may ticket na daw sila, prayer na lang daw ang kailangan. Eh, di pinag-pray natin. Mahal na pwede, kung anong kalooban mo, yun ang magaganap sa kanila. Anong kalooban ng Diyos? Ma-upload. Eh, yun ang kalooban ng mahal na Panginoon eh. Kaya sabi ng ating nabasa, bumangong ka sapagkat may bagay na ukol sa iyo at kami ay suma sa iyo, magpakatapang kang mabuti at iyong gawin. Anong sabi ng ating nabasa? Huwag kang malulugmok. Ano man ang mangyari, babangong ka dahil may bagay na uukol sa iyo. Kung ang bagay sa kasalukuyan ay naukol sa iyo, ito man ay kabiguan, hindi katuparan ng hiniling mo sa mahal na Panginoon. Bumangon ka. Huwag mong pabayaan. Lagi kang bumabagsak. Dahil ang sabi ng ating nabasa, may bagay na uukol sa iyo. Kung madilim ang panahon sa araw na ito, bukas liliwanag yan. Ang liwanag ay nauukol para sa iyo. Kung malungkot pa ngayon, ngayon ka lang malungkot. Hindi sa habang panahon ikaw malungkot. Maliban na lamang piliin mo na hindi ka na bumangon pa. At ang kalungkutan mo mula sa araw na ito hanggang sa wakas ng iyong buhay. Pero pag bumangon ka, sabi ng ating nabasa, kung naukol sa iyo ngayon ang pagluhan ng kalungkutan, dahil bumangon ka, bukas may nauukol sa iyo luha ng kagalakan. Kaya nga, dito lang sa atin, dito lang, kung pwede lang sana, huwag na matapos ang kapuspusan ng Espiritu Santo, di ba? Yun ang ating pangarap, mga minamahal. Kaya nga, pag matatapos na ang choir singing, malungkot na tayo. Di ba? Kasi ang kasunod ng preaching na, mamaya maghihiwa-hiwalay na naman tayo. Hindi ba? Kung sana, pwede sana, huwag nang matapos. Pero, yan kasi ang bagay na nauukol sa atin. During the service, there is a pouring of Holy Spirit. Damahin mo yan. Yan ang bagay na nauukol sa iyo. Pag naghiwa-hiwalay na tayo, striving ka na. Sa bahay mo, ikaw mag-isa, magpuri ka. Maswerte ka na pag nadama mo ang presensya ng Diyos. Eh, paano ngayon kung hindi ka marunong magpuri? O kaya yung puri mo, sabi pa ng mga Arabo, pasway-sway lang. Hindi ba? Sadik pasway-sway lang. Ibig sabihin, kaibigan, dahan-dahan lang. Hindi ba? Wala kang madadamang presensya ng mahal na Panginoon. Pero yan ay bagay na nauukol, dumarating at dumarating. Kaya nga, ang mahalaga, anuman ang mangyari, sabi ng ating nabasa, bumangon ka, magpakatapang ka, magpakalakas ka, anuman ang mangyari, may bagay na nauukol sa iyo. Ibibigay ng mahal na Panginoon kung ano ang bagay na nauukol sa iyo. Ang mahalaga, maging tapat ka hanggang sa araw ng pag-ani. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Pangalawang bagay, para mapanatili natin ating katapatan until the time of harvest, kindly po. From the book of Psalm, chapter 33, verses 20 and 21. Our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. God bless you po. Sa Tagalog, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 33, ang talata ay 20 hanggang 21. Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, siya ay aming saklolo at aming kalasag.
sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kaniya sapagkat kami ay nagsistiwala sa Kaniyang banal na pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Ano daw ang ating gagawin? Sabi ng ating nabasa, ang ating kaluluwa ay maghihintay sa mahal na Panginoon. Sino ang maghihintay sa malapay? Yung kaluluwa natin, mga minamahal. Kaya kung ang kaluluwa natin, mga minamahal, hindi na uukol para sa langit, walang kaluluwa mo na maghihintay sa Panginoon. Dahil ang gusto ng tao, humiwalay sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating nabasa, kung meron kang hihintayin, turuan mo ang kaluluwa mong maghintay sa mahal na Panginoon, aalalayan mo ang kaluluwa mo. Kasi itong ating bless, mga minamahal, anytime, pwedeng mawala. Pag binawi na ng Diyos ang kanyang diwang pinahiram sa atin, yung ating hininga, mga minamahal, kahit anong gawin sa bless mo, sa laman mo, wala ka nang mararamdaman, babalik at babalik lang yan sa alabok. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayaw sa gusto natin, ang ating laman ay babalik sa kabulukan, sa alabok na kanyang pinanggalingan. Pero sabi ng ating nabasa, merong kaluluwang maiiwan. Dahil tayo hiningahan ng Diyos sa ating nostril, nagkaroon tayo ng tinatawag na espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya tinawag tayong living soul, mga minamahal, yung kaluluwa natin ang maiiwan. It's either, ito'y mapunta sa langit o mapunta sa tinatawag na impyerno o lugar na pagkapahama. Kaya sabi ng ating nabasa, panataliin mo ang iyong katapatan hanggang sa araw ng pag-ani dahil ang kaluluwa mo ay dapat maghintay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Huwag mong pabayaang mapagod ang iyong kaluluwa. Huwag mong pabayaang ang kaluluwa mo, mga minamahal, tamad nang magpuri, tamad nang magbigay, tamad nang dumalo sa gawain. Sa bawat sandaling makita natin ang ating sarili, lalo na ikaw na baguhang pinagaling na, makita mo ang iyong sarili, palagi kang nasa gawain, isigaw mo, ikaw na ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil kung sa susunod na araw, hindi mo na makita ang sarili mo dyan na nakaupo, wala ka nang nararamdaman, hindi mo nakatabi ang mga Kristiyanong tagapagmana ng buhay na wala hanggan, ikalungkot mo na ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Hindi na siya naghihintay pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng ating nabasa, verse 21, ang ating kaluluwa ay dapat maghintay sa Panginoon. Verse 20 rather, and verse 21 ang sabi, ang puso natin ay dapat magalak sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minsan merong lungkot, nilalabanan natin yan, mga minamahal. Hindi ba? Ang problema ay walang katapusan yan, mga minamahal. Pero tayo, iba tayo ngayon, mga minamahal. Ako, nagbibilang ako ng problema. Mahal na Panginoon, apat problema ko. Apat ang problema ko, mahal na Panginoon. Ikaw ang lulutas niya. O bigyan ko kayo ng sample. Doon sa ating, sa Marilaw outings natin, mga minamahal. Pinagsabay-sabay natin yun. Di problema natin lahat yun. Kailangan magawa ng maayos. Mahal na Panginoon, ikaw ang lulutas niyan. O nilutas naman ang mahal na Panginoon. Kaya yung iba ayaw sa problema. Tayo, gawin natin, bilangin natin yung problema natin. Hindi para tayo ma-depress. Bilangin mo, mahal na Panginoon, meron ako limang problema. Ikaw ang lulutas ng una hanggang ikalimang problema. Isang araw makikita mo, lutas na ang lahat ng problema. Eh sinasabing, magalak ang puso mo sa Panginoon. Kahit may problema ka, ay, magalak ka pa rin sa mahal na Panginoon. Kasi wala naman tayong magagawa sa problema, mga minamahan. Yung problema natin, dati na natin yung problema. Problema nga natin, yung sarili natin. Problema ko, paano magagaling yung karamdaman kong ketong? Nung pala, talagang problema, wala naman pala talagang kagalingan, mga minamahal. Eh, sino rin ang lumutas ng problema? Walang iba ang ating pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo. Kaya pabayaan natin ang problema, maboblema sa kanyang sarili. Hindi ba? Pabayaan natin, problema siya. Ikaw problema, bahala kang maboblema sa iyong sarili. Ako, ang puso ko, magagala sa Panginoon. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ating kaluluwa ay maghintay sa mahal na Panginoon, ang ating puso ay magalak sa Panginoon. Pag nagawa natin ito, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, finally, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa atin, tayo'y mananatiling tapat hanggang sa araw ng pag-ani. Kindly po, last verses po natin. Maganda po ating malugtog, mga magpawi. The book of Psalm chapter 33, verses 18 and 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Amen.
Mga Awit, Kapitulo 33, versikulo 18 at 19. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa Kanya nagsiasa sa Kanyang kagandahang loob, upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, kapag napanatili natin tayo tapat hanggang sa araw ng pag-ani, mga minamahal, ang sabi, ang nasa atin ay ang mata ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo na nanatiling, may takot sa Diyos. At ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 19, tayo ang ating kaluluwa ay ililigtas ng mahal na Panginoon at maging ang ating buhay ay iingatan sa kagutuman. Kaya dumating ba ng kagutuman, naranasan natin lahat yan, mga minamahal. 2 years, mga minamahal, na meron tayong problema, hindi lang sa ating sariling bansa, sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Di ba? Ang kagutuman ay laganap, mga minamahal. Pero ang isinisigaw pa rin ang anak ng Diyos, kailanman hindi sila ginutom ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin nyo, sa dako na may kawayan pa tayo, no, na-quarantine kami dyan, 2 buwan, mga minamahal. Mula March, di ba nagsimula? March? Tuloy-tuloy yun, March 15, lockdown na, mga minamahal. Ang nangyari, ang mahal na Panginoon talagang magsusupport ng lahat ng ating pangailangan, magpo-provide, mga minamahal. Yung mga kapatiran natin, nagdala ng pagkain, eh wala kaming rep. Eh di ginagawa namin, marami siya dala ng pagkain, luto lahat. Lockdown ba ngayon? Naghirap ba? At ang dami natin pagkain. O hindi ba? Ay, wala kami mapaglagyan. Nag-preach ako dito. Wala kami mapaglagyan ng pagkain. O may nagpadala ng rep. Napakalaki. 6 to ang hot. Puno pa rin ang pagkain. Bakit? Sabi pala ng ating nabasa, mga minamahal, iingatan kang buhay ng Diyos sa kagutuman. Ang iyong kaluluwa ay iingatan ng Diyos sa hukay ng kamatayan. Sila'y magugutom, sila'y mababawian ng buhay, na natili kang tapat, naghihintay sa pagdating ng pag-ani ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Ating pinagpalang baguhan, mga minamahal, dali natin sila sa harapan. Gusto nilang manatili, mga minamahal, at tanggapin ang gantimpala ng Diyos. Awitin natin ang awiting huwag kang bibigay. Tayo mananatili sapagkat may bagay na nauukol sa atin. Ano man ang ating kalagayan, kailanman ang mata ng mahal na Panginoon ay nanatiling na sa atin. Tayo po yung mauwi. Hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema. Hallelujah. Para bang sumusugo ka na, pagod ka na. Ikaw ba'y pagod na? Buksan mo ang iyong mata. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama siya. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Jesus. At kang bibitay, ayaw magsasawa. Huwag kang bibitay. Huwag kang mapapagod. Lagi o pag-ibigan. Huwag kang mapapagod. Gagamit ka pa ng Diyos. Yes. Mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Alas mo. Huwag kang mapapagod. Lagi o huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Kasama mo siya. Hallelujah. Ibang bangon ka na muli. Hallelujah. Kung ikaw ay magkabili. May handang, may Diyos na handang magbangon sa atin. Tatayo ka niya. Hallelujah. Malayo na ang iyong narating. Malayo na ang ating narating. Wala nang babalikan muli. Wala na tayong babalikan pang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya.
Kasama pa rin natin ang ating pinakamamahalagang. Ating beloved ko, Free Chairman Brother Joey Mancera, para sa ating pinagpalang mo. God bless you, beloved ordained preacher Louis Angeles. Hallelujah. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers, kayo po ay lubos na pinagpala sapagkat alam namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagdala sa inyo dito sa tunay na Iglesia ng Diyos. Saksi po kayo kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon, ang mga buhay na patotoo, ito po yung katuparan ng Diyos sa mga tapat na anak niya. Ito yung salita na may kapangyarihan. Kaya kung isuko nyo, ibigay nyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo rin po ay lubos na pagpapalain. Merong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi.
kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay yung upang mapatawad, lubos mapatawad ang iyong kasalanan. Ilulubog ka sa tubig, true immersion po ito sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon mo, paglubos talagang pagsisisi mo, paglubog mo, napakabait ng Diyos at talagang nakahanda siyang magpatawad sa iyo. At ang pang-apat, yun po yung napatawad ka na, ikaw ngayon banal. Ang banal na Espiritu naman ay sa iyo. Siya mismo ang magbabautismo ng banal na Espiritu. Baptism of the Holy Ghost, bautismo ng banal na Espiritu, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magsasagawa niyan. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal, mahalaga po ang bautismo. Kaya sa ngayon, mga oras na ito, isuko niyo ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Kayo po yumuko, pumikit. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi at lubos na humihingi ng kahabagan sa iyo. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manatili pong nakatasan niyo kamay ay makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wildy Almeda, ang iyong huling propeta. Ang propeta mo sa huling kapanahunan, pinakamamahal na Panginoong Jesus, salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. In the name of our dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po nagtatapos dito. Ito po'y simula ng iyong tapat na paglilingkod na sa pangunang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Strada Almeda. Sumunod lamang po tayo sa pangangaral at salita ng Diyos. Mga memal, tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, lalo na sa ating huling kapanahunan. Patuloy po na maanyayahan nyo ang iyong mga kaibigan, kamag-anak, dalin nyo po sila sa ating banal na gawain. At habang nagpapatuloy kayo, totoo po na lahat ng pagpapala ay darating sa inyo. Ang Diyos ang magpala sa lahat ng pagpapala. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo. Tayo'y manalangin at para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal ko, prayer for the sick. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Louis Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, brother Joey. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat nating pangailangan. Taas lang po natin ang ating kaliwang kamay as point of contact
At ang ating kanang kamay, ipapatong natin sa ating mga ulo. Isipin po natin, ating beloved Lord Evangelist Will de Almeida, nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ano man ang ating taglay na karamdaman, problema at kahirapan, mga hadlang sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Hesu Kristo, palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo muna ay sama-samang manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayan sa pagagalit sa gana sa kahabagan sa pahunang panalangin po, aming ginagalang mapastor, end time prophet, Lord God, dahil tumahan na kasama namin magbaguhang tumanggap sa iyo, sama-sama kaming dumudulog sa toon ng biyaya, kabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkasala sa kainang amisa namin na pagbibigyan, pagsalagsang sa iyong banal na kaoban, lubos labis kami nagsisiba na Panginoon, dalangin namin ihanda mo kami sa iyong dakilang pagbabalik, mahal na Panginoon, gawin mo kaming tapat hanggang sa araw ng pag-ani, mahal na Panginoon, maging karapat dapat kami sa pangako mong buhay na wala hanggan at bago sa aming pangailangan, una tigit sa lahat, patuloy po namin sinasamot inangkin ang patuloy na mahabang buhay at kalusog ang kalob mo sa aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God, pagtugon mo sa bawat malamadikring bitawan at patuloy po ibus masaganang pagpapalas mga bilabit children sa paglalakbay, bawat hipuin na kalakamay sa amal, Lord God, dako lubos mong pagpalain, ministero ginatang mo sa balikat ng aming ginagalang mga pastor, kabalik at mga bilabit whole Almeida family, Lord God, patuloy pagpalain ka sa kapanis sa maraming pagkalawang din mo sa toon ng biyaya at palagi bibigay sa amin ng kalayaan, sama-sama ka naming papurihan, sambahin, malapay sa Espiritu at katuwanan, at abutin mo ang aming pangailangan sa pagkataong ito, iunat mo pagpalang kamay, pauwiin mo ang bawat isang may galakatugunan sa panalangin, sa pangalan ni Jesus, manggitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, any kind of viruses, cause out from us, complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. There was some evil thoughts, carnality, materialism, dismay, friends, problem, watch and clutches of the devil. Cast out, be bound into hell and be there forever. Complete healing and deliverance right now in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Taas po natin ating makamay. At the top of our voices, let us shout, Hallelujah, praise the Lord, para lahat ng masamang espiritong pinalayas natin kailanman ay hindi na babalik pa sa atin. Taas ang ating makamay at sabihin natin, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, thank you so much, O Lord God, for the sweet holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, access of eternal life. We worship and magnify the Lord God, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord.